What's up mga Kayer Gunners? Kumusta kayo lahat? Kumusta yung mga pops natin dyan? Kumusta yung mga trip natin? Kabalik po natin ulit sa ating channel na Arrival Abyss Philippines. Ayun, mainit ngayon. So, ayos lang tayo, chill lang tayo guys. Anong balita sa inyo? Oh, ito pala, this coming Saturday, 27 and 28, we're going to have a competition. Alright, kasi guys, papawis na ako ngayon. We're going to have a competition this Friday and Saturday sa Bacolod Old Airport. Ay, binalitaan ako ng kasama ko. So Friday, I can't because I have work. Saturday, it's family day. Family week pala. Guys, happy family sa inyong lahat. We are going to celebrate a family week this coming, this week, right? Simula na. Ayun, so, papakita ko sa inyo guys yung mga air guns ng taga Bacolod, meron I think taga Visayas or mayroong taga Manila na pupunta. Papakita ko yun sa inyo. Teka lang, baka makalimutan ko yung pangalan ng isa kong kaibigan dito na lang. Si Marta Tiano Kadagad. Hey bro, yun, magkikita na rin tayo sa wakas. Tapos si Alberti Rudel, siya yung nag-message sa akin. Nasabi niya, Dave, bro, boss, may competition dyan sa inyo. Sabi ko, oy talaga. So, marami ng beses na invite nila ako, hindi ako maka-attend. But this time, I probably attend. Manghihiram ako ng sasakyan, but it's easy for me to go doon. So, tabay kayo guys, sa Sabado yun. Probably next week, i-upload yung video, mga paps. Ayun, sa Sabado guys, ha, Friday, hindi ako makapunta, whole day yun. Tapos sa Sabado, punta ako doon and sama ko yung si Josh Vlog. Kahit wala ka dito Josh, shoutout kita sa vlog ko. Ayun, I think competition ng CO2 and PCP. For CO2, 30 yards, 40 yards. Pag PCP, 100 yards. Sigurado yun, mga competition nila. Maraming event doon. Sana Friday, mapag-absent ako para whole day ako itong kukuha. And then Saturday din. Pero gagawin siguro kasi marami pa naman mga competition na mangyayari. Saturday afternoon, yung gagawin ko na lang, magbibideo ako sa bawat air guns ng doon. So yun na lang, para makita natin yung mga different kind of CO2. Let's do an interview sa mga may-ari ng CO2 and may-ari ng PCP. Yun na yun. Okay, let's go tayo sa topic guys, mga paps. Yung topic natin ngayon is about pag magsisimula sa air gun. Pagsimula ka sa air gun. Kasi may dalawang klase ng pagsimula sa air gun. Una, yung talagang gusto niya, since bata pa siya, nakita niya na yung mga air gun, alam niya nangihiram siya ng air gun, yun yung hanap pangkuha niya ng pagkain, alam mo yun, hanggang nagkaroon siya ng trabaho, tulad ni Sir Morales, hindi ako nagkakamali, isang grupo namin, no? Sabi niya noon, Pops, pag dito pala ako sa province, yung nagayon yung Pops, so ito sa Manila, talagang pinag-ipunan ko to Pops, nag-overtime ako para makabili ako. Single lang siya, single siya. Ang PCP, CO2 yung binili niya, I think may plano siyang bumili ng PCP. Alright. So yun, so parang isipin mo na, like, ito ba ay talagang, since bata pa ako, ito yung gusto ko, or nakita mo lang sa iba na swap it, bibili ka. Yung mga ganun guys, hopefully tatagal, kasi minsan, ngayon yung mangyayari, no, bibili sila ng air gun after few months or weeks, bibenta nila ulit kasi hindi nila talaga gusto yung parang hindi nila talaga ini-aim na talagang pangarap kong kabili ng air gun yun, no? Kasi meron kasi na ano lang na chinchilla ko air gun, bili ako tapos benta na mura. Guys, andaan nyo, once binili nyo to, benta nyo, no, mag-less yung amount nya. Iba sa akin, yung air gun ko na PCP, ba, nagastos ako doon ng malapit sa 40,000. Then yun, hindi ko i-expect yun, nababalik sa akin 40,000 pag bibet ako, right? Yun yun. So, tingnan nyo muna, ano ba, talagang gusto ko ba or talagang trip ko lang? Magsisimula ka, okay? Ano ba yung purpose mo? For hunting? For blinking? No? Dalawa yun eh. For blinking, for hunting, or kasi sa blinking, kasama na doon yung competition. Okay, kasama na doon. Tapos, diba, nakapag-decide ka na. So, kung starter ay, pag sa bukid kasi, para sa akin, no, nire-recommend ko yung foot pump. Why? K-
kasi yung CO2 is ano siya, by pagmainit, climate based, no? Pag malamig, syempre, sabi nga natutulog yung CO2, mahina yung labas ng bala, mahina yung putok niya. Pag mainit naman, lumalakas siya. No? So ganun siya. Pag foot pump kasi, sa compressed air, na kahit malamig or mainit, ganun pa rin yung tama niya. Okay, so sa bundok, prefer ko, pag ano ko talaga, kayo sa bundok talaga, no? Pag malamig talaga sa area niya, prefer ko talaga yung foot pump. Pag medyo mababa ka na, sa palayan ka na, no? Mainit, normal na klima, prefer ko naman is yung CO2 kasi mas affordable siya. I think nagsisimula ng range nito, 6,000 hanggang pataas na, pinaka-maximum is 14,500 to 15,000. May scope na yun, may silencer na, may, I think may bipod, dalawang gano'n. Ayun, parang, yeah, may bala, gano'n, may scope. So yun siya. Pero yung stock lang talaga, umabot siya ng 6,000 to 8,000 pesos. Yan. Yung mga ganun. Ganun siya, no? So, nagsimula ka sa design mo, tapos talagang sigurado ka, nanghiram ka, pero but still, sabi mo, after a few months, sabi mo, kailangan ko na bumili na sa akin, prepare ko yung CO2, no? Pag sa bundok ka talaga, is foot pump. Ngayon, pag may budget ka na, I'm prefer ko ngayon, ha? Ayun, ngayon, sa station ko, gusto ko yung PCP. Bakit? Hindi lang siya parang astig kasi mahal. Kasi more shots yung gagawin mo and mas consistent yung tama, especially pag regulated, no? Pag sa hunting, sabi nila unregulated. Pag competition, pag hindi naman competition, no, pag gusto mo talaga yung accurate yung tama, is most of them sabi regulated. Okay, so PCP yung darating sa akin kasi kaya niya mag-produce ng 60 shots, no? Isang refill mo lang. Punta ka doon sa bundok, wala ka nang dadalhing tank ng CO2. Just go there and shoot and shoot. Okay? Accurate, tapos most ng PCP is gawa siya ngayon sa stainless steel, aluminum, may brass din. The combination of that. Mas less or wala ka na makikita na may parts doon na steel. Kasi para siya na ano, parang tagon sa moisture. Sa moisture sa loob ng tank. Less kalawang, ganun. Maliban sa barrel, kasi may mga barrel na Luther Water, please correct me sa aking mga pagsasalita, no? May stainless at steel. Meron din may mga barrel na steel, no? Yung akin ay ano siya, brass barrel, Davao brass barrel, tawag is DBB. Ayun. So yun, so pag talaga may pera ka na, bili ka na ng PCP kasi mahal siya, guys, no? Yung converted lang na Nimrod to PCP, nakakalaga siya ng 18,000 to mataas, no? Pero talagang gawa siya ng hammer type na talagang stainless steel yung sa akin. No? Range siya ng 35,000 to 50, mataas na. Yun na yun. Depende sa seller, depende din sa gumagawa. Kadiretso ka sa gumagawa or gumagawa, ito yung seller, dito ka contact or dito ka kasi dito, bibilin din nila sa seller tapos bibenta nila. No, so ganun lang, depende, no. So magtatanong sa akin, sir, magkano to? Sabi ko sa kanila, hindi ko alam talaga yung exact na amount niyan unless kung depende sa seller, no, kasi sila yung magde-decide kung magkano yung price ng mga air guns. Alright. So at least nakapag-isip na kayo ngayon. Ay, nga pala, Sir Dave, no. Mas prefer ko muna si O2 kasi hindi naman talagang ano. May different klase kasi ng air gun. Okay, gusto kong isa-isahin yun. Yung una is yung pump. Yung pangalawa is yung CO2. Yung pangatlo is yung PCP. May pang-apat pa yung brake barrel. Yung brake barrel, compressing siya ng air. No, sabi ko nga, guys, pag meron akong mga mali dito, yung mga veterans natin, just comment in sa comment section below. Basta ganun, comment lang sa baba. Ano. Alright, so, pag brake barrel kasi, mayroong vibration kasi sa spring or sa piston. Sa piston, konti lang, ano. I will talk detail about that, no? Parang ganun siya, foot pump, papak mo sa kamay, no? Lagay mo sa paa mo, ipapak mo siyang ganun. Hangin din yun. CO2 is talagang CO2 siya. Carbon dioxide yata, ganun? Correct me, ha? So, ganun. For me, ano yung prefer ko? That's ang tanong, ano? I preferred is the PCP. Air rifle. Ay, ang tanong doon, after nakapili ka na, saan ka bibili? Bibili ka
sa kasi noon may maraming grupo. Ako guys, sumulit ako ng tatlo. I created three groups. Eray ko habis Philippines, eray ko habis that. Lahat yun na black. Kasi papasok sila yung mga anti-ergan, tapos magre-report sila doon mismo sa grupo na yun. Na black, tatlo yun. It's sad kasi dumadami na yun. No? At marami talagang Eray Pool na group dito sa Pilipinas na nagbablock sa Facebook dahil nga doon sa problema na nagre-report. No? Ngayon, if you want to buy, suggest ko na tak sa Google, no, tapos type ka doon, Ergan Group in the Philippines, no, Facebook, then lalabas lahat yun. Join ka doon sa mga grupo na yun, hintayin mo yung reply nila kasi mag-aasya ng questions if talagang Erganers ka ba or talagang gusto mo lang nasirain yung grupo. No? After nun, mag-legit check ka doon eh. Kasi pag accept ka, mag-post ka lang doon na looking for Ergan, ganito yung price range, ano, no? Tapos mag-re-reply sila yun kasi lahat mostly legit naman eh. Magpa-background check ka lang, sabi mo legit pa to, tapos marami mag-re-reply, yun lang. Yun, as for now, yun yung isang ginagawa ko if I'm going to buy something. Tapos, paano bang tamang pagbili? For me, if brand new, pag malapit lang, no, kahit magastos ka ng 500, maganda kasi pag meet-up. Pag meet-up, makita mo yung unit, makikita mo rin yung status, maganda pag mayroon siyang firing place sa lugar niya. No, ako, pag balang araw, pag magbenta ako, mayroon akong malaking ligwarda sa likod na itest mo muna. That's for free, either you buy it or not. I-test mo muna para at least komportable ka na bibilhin mo or hindi. Diba? Ganun lang kasi customer support. Alam mo yun? Tapos may warranty pa yun. Pag hindi ka convincido sa unit, you can balik mo yung unit. Basta nasa good condition, babalik yung pera mo. Diba? Sa US ganun yun. No? Grabe. Ang ganda ng ano. But sa atin, yun lang muna. Maganda pag i-test mo yung unit. Maganda pag nakita mo yung unit. At least, alam mo, na-convince ka. Pag bibili ka, wala ka ng tawag doon, alinlangan. Yun lang guys. So yun lang, meet up, mas prefer ko yun. Pag hindi naman, pag legit yung nagbibenta, at least, ma-receive. Kasi ngayon, alamin mo muna kung talagang gusto mo yung ergan na to or hindi. Yung itong habis, mangiram ka muna. Pangalawa, prefer na ergan mo. Pag may budget ka, go to PCP. Pag wala kang budget, go to CO2. Diba? Pag talagang mahilig ka, go for the collections from CO2, PCP, foot pump, and brick barrel, tapos sa PCP, may iba't ibang klase ka. Mag-gastos itong libangan na ito guys. Pag mag-start ka na bumili nito, sabihin ko sa'yo, pag maging addict ka, naku, yung scope mo, bibili ka ngayon ng worth 12,000, next 1 month, magkita kang bago, bibili ka ng bago, itatago mo ito, or either bibenta mo ng mura, yun siya guys. Yung PCP mo, magkita ka, mas astig yun. Ah. See? So, think muna. Ano lang, disiplina. Alright guys, hopefully sa mga bago dyan, nakakuha kayo ng information sa akin. Yun ako magsalita, sorry. Basta din ako diretsahan, mas may pinaliwanag ko, paulit-ulit, kasi gusto ko na maintindihan ninyo. Kasi yun si tatay ko, when he lecture me, no, nagle-lesson siya sa akin, sabi dito, lesson, sa school nga, lesson, no? Pinapaulit-ulit yun para maintindihan natin yung mga bagay. Para na astig. Hindi naman tayo nagmamadali, right? If you're nagpapengak sa bahay mo, naman kaming cellphone. Just pakinggan mo lang ako, guys. Right? At least ito yung na-share ko for basic. Time will come, yung time will come. Dating yung panahon na libre na tayo, wala tayong problema sa pera, di ba? Nag-negosyo na tayo. We can do this like as in every day na. Mas specifically, matutunan ko at mag-learn ako dito sa Ergan. Nalulungkot lang ako kasi minsan, no, gusto kong hindi ako umiyak. Nalulungkot ako kasi guys, kaya ginawa ko yung channel mo. Gusto ko lang na i-balance yung hobbies. Hobbies dapat, hindi ibigay mo lahat. Hobbies and same time yung responsibilidad mo. Kasi minsan, we are so in tune dito. Wala ka ng time. Wala tayong time sa mga anak natin. Wala tayong time sa sarili na, sa pamilya natin. Alam mo yun, yung talagang alam na alam mo tungkol dito, tapos nakakalungkot kasi wala ka ng masyadong time. No? Ito yun guys ha, hindi para mag-guilty tayo. No? Gusto ko lang i-share. Pinag-ipunan mo ng pera,
yung worth 50,000 para bili ng airgun, or 35,000, 25,000, hindi nga tayo makabili ng damit ng anak natin, hindi nga tayo makabili ng damit ng wife natin o ng pagkain na maganda para sa wife natin. Kailan natin sila dinala sa isang magandang restaurant? Hindi ko na mamagitin, hindi ako nagpropromote dito. Kain kayo doon ng manok, fried chicken. Toto yung anak mo, spaghetti, di ba? Kailan kaya yun? No? Kasi naisip ko yun eh, one time. Wala, bili ako ng airgun, bibenta ko na lang, tapos yung hindi ko pa na nabilhan ng t-shirt or damit ng anak ko. Di ba? Kaya nakakalungkot, guys. Yun lang. Alright, mga paps, thank you so much for watching and stay cool, stay low, love your family and enjoy hunting whatever you want. Basta, keep safe. Enjoy. Happy Wednesday sa inyo lahat. Alright, God bless. Peace out.